Sa CCTV footage, makikita ang isang babaeng sasakay sa isang nakaparadang pedicab sa Pardo, Cebu City, nang bigla itong pinagbabaril ng isang lalaki. Hindi na nakatakbo ang babae dahil sa mga tinamong bala o tama ng bala sa tiyan at paa. Kahit umiiyak at nagmamakaawa, patuloy pa rin sa pagtutok ng baril ang suspect. Lumalabas sa imbestigasyon na posibleng love triangle ang motibo sa krimen. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Marahan ang andar ng pickup na yan sa Katipunan Avenue nang unahin o unahan siya ng mabilis na 10-wheeler truck. Maya-maya sumampa sa gutter ang truck hanggang sa tumumba ito. Sinubukan pa umiwas ng pickup pero huli na. Wasak ang kaliwa ng sasakyan. Buti na lang walang nakasakay sa bahaging yon. Ligtas ang driver nito. Sugatan naman ang driver at pahinante ng mas malaking sasakyan. Iniimbestigahan kung human error or mechanical error ang nangyari. Himalang nakaligtas ang isang babae matapos saksakin ng mahigit 60 beses sa Los Baños, Laguna. Tukoy na kung sino ang suspect na kasalukuyang tinutugis ng mga pulis. May report si Von Aquino. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Maahas, Los Baños, Laguna, makikita ang babaeng ito na naglalakad sa Maahas Road na boundary na tatlong barangay, 7:05 ng gabi nitong Biyernes, February 16. Palingon-lingon ang babae hanggang makarating sa madilim na bahagi ng lugar na sakop ng Barangay Batong Malaki sa UP Los Baños. Habang papalayo, maaaninag sa CCTV na tila may tao na kasabay maglakad ang babae. So nagkataon po, dito nga po nangyari yung saksakan. Lumakad si babae, dito po, yan, sakop ng Batong Malaki. Hanggang sa tumawid siya dito sa sakop ng San Antonio, dito nga po nangyari na napahiga na siya dito, na yun nga po yung nasaksak siya. 7:19 p.m., makikitang tumatakbo na ang babae pabalik sa kalsada. Maaninag naman sa pinanggalingan niya ang dalawang tao na tumatakbo rin palayo. Tila pumara pa siya sa tricycle hanggang sa mapaupo at mapahiga sa kalsada. Pinilit umupo ng babae pero muli siyang napapahiga. May ilang pedestrian naman na huminto sa kanya pero umalis din. Nilagpasan din siya ng ilang motorista. Dumating din ang security guard ng UPLB. 7:30 p.m. nang dumating ang ambulansya ng Barangay Tuntungin Puto at isinugod ang babae sa ospital. Nakausap na raw ng kapitan ng Barangay Maahas ang kapatid ng biktima. Sabi nito, nalaban daw ang kapatid at nasaksak na mahigit 60 times. Ayon pa kay Barangay Kapitan Vargas, hindi rin sakop ng Barangay Maahas ang kalsada pagtawid ng rilis. Maayos na ang lagay ng biktima sa ospital. Hindi naman nagpaunlak ng panayam sa amin ang pamilya ng biktima. Pinaghahanap pa ng Los Baños, Laguna Police ang suspect. Yung suspect is at large. Yung pertinent documents is naka-ready na for filing of criminal case. Tinitingnan natin kung papasok ito sa frustrated homicide or frustrated murder. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang insidente ng sunog ang naitala sa Maynila. Sa Tondo, dalawa ang nasawi. May report si Ian Cruz. Kabila lang namin, full yun. Wala pang pumupuntang bumbero, patawag po, patawag po. Mag-alas 2 ng hapon nang sumiklab ang malaking sunog sa Tondo, Maynila. Tinatayang 30 bahay ang natupok at 100 pamilya ang apektado. Isang mag-ama ang nasawi matapos matrap sa kanilang bahay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano ko tatanggapin yun? Yung tatay po nakita sa isang kwarto, yung anak po nandun sa malapit sa pinto. Walong sugatan. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, halos wala nang naisalbang gamit ang ibang residente. Kasi nagtatakbuhan doon sa taas, at paglabas ko po, nakita ko maliwanag, lumiliyab na po yung kuryente. Bandang alas 4:30, tuloy ang naapula ang sunog na umabot sa second alarm. Pasada alas 9 ng umaga, nang magkasunog din sa Santa Mesa, Maynila. Nasa 100 bahay ang natupok, 300 pamilya ang naapektuhan, 4 ang sugatan. Wala pa pong tinutukoy na konkretong dahilan na pinagsimula na apoy, pero nagsimula raw po ito sa bahay sa may gitna po ng lugar namin, sa may San Antonio Street. Sa Victoria City, Negros Occidental, nilamon ng apoy ang 10 bahay. Ayon sa BFP, sinabi ng ilang residente na nagsimula ang apoy sa isang vulcanizing shop. Tinatayang 700,000 piso ang danyos ng sunog. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nagtataguraw si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa banta sa kanyang buhay. Inakusahan din ni Quiboloy sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ng pakikipagsabuatan sa Amerika laban sa kanya. May report si Salima Refran. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan ang pahayag ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy, kaugnay sa mga alegasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro ng KOJC sa pagdinig ng Senado. Handa na raw si Quiboloy na harapin ang 43 kaso laban sa kanya sa Amerika, kabilang ang sex trafficking at fraud. Handa na po kaming lahat ng aming depensa, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po. Boses lang at walang video ang inilabas sa pahayag ni Quiboloy. Nagtatago kasi siya dahil nanganganib daw ang kanyang buhay. Ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. May sabuatan din daw ang gobyerno ng Amerika at Marcos administration laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Liza Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you. Bongbong Marcos, Liza Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! Ginigipit daw siya dahil sa ugnayan niya kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig din na Pangulong Marcos at ng First Lady. Git naman ni Speaker Romualdez, walang basihan ang alegasyong nakipagsabuatan sila sa mga banyaga. Paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Quiboloy. Huwag pong pa-victim. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Pinabulaan na naman ng FBI na may reward para sa paghuli kay Quiboloy. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 400 panabong na manok galing Amerika ang hinarang sa NAIA dahil sa kakulangan umano ng dokumento. Napasugo doon ang ilang breeder dahil sa pangambang mamatay ang mga binili nilang manok na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Ayon sa consignee ng shipment, tila harassment ang ginagawa ng Bureau of Animal Industry na nagpatawag pa raw ng PIDEA para alamin kung may drogang kasama ang shipment. Nang walang makita, sinita naman daw sila sa papeles at hinanapan daw sila ng original copy ng mga dokumento. Nagtataka siya, gayong pareho lang daw ang mga sinumiti nilang dokumento sa mga nakaraang import niya. Sabi naman ng Bureau of Animal Industry, titiyakin nilang marerelease sa mga manok kapag natapos na ang proseso. Di sila nagkomento kaugnay ng alegasyon ng harassment. May sarili na ring agency si Jisoo ng Blackpink. Ang Blissoo ang magmamanage ng solo activities ni Jisoo. December na ipakilala ni Jennie Kim ang kanyang Odd Atelier. 2 weeks ago naman, ibinahagi ni Lisa ang Loud label. Inaabangan ngayon ng Blinks kung magkakaroon din si Rosie ng sariling agency. Nasa bansa ngayon ang dalawang bida ng live-action series na Avatar: The Last Airbender. Mainit na sinalubong sa fan meeting and press conference ang Filipino-Canadian na si Gordon Cormier at Dallas James Liu. Gaganap si Gordon bilang si Aang. Si Dallas naman ang kontrabidang si Prince Zuko ng Fire Nation. It's nice to be back home. Haven't been here in a while because of COVID. So it's really nice.
Got to see my family. It's been really exciting. This is my first time in Manila, and everyone's been very welcoming. And